sarap, ang sarap lumabas, di ba? Ang sarap din. Oh, naman, masarap bagbon. Ang sarap din pumasok, so, di ba? Bawal lumabas, sana meron ding bawal pumasok. Nag-lockdown yan. Ay, nako! Viral yan na! Welcome to the A Balibalita ngayon at masusapan nga na nag-viral itong kanta ni Kim Chiu na siya mismo ang nag-cover ng kantang Bawal Lumabas. Yes, ginawag yes. Niya ng MTV ang kanyang kantang Bawal Lumabas. Trending na Bash! Trending! Ang tawag dyan, di ba? Oo. Si Kim Chiu actually is nalungkot na parang hindi niya unexpect na ganun nga talaga ang impact nun. Nung salita lang na sinabi niya, kahit siya mismo, hindi niya naintindihan. Di ba? Natawa nga ako sa sinabi mo na, kahit siya mismo hindi niya naintindihan yung statement. Hindi, aminado naman siya. I love your honesty. You know what I like about this is that, yun nga, yung negative outcome nung mga, yun nga, yung nag-trending sa kanya, yung medyo malabo yung statement niya about, you know, yung classroom law. Mm. Ginawa niyang positive, di ba? Sinakyan niya yung biro, ginawa niya ng MTV. So, di ba? Maraming natuwa. So, isa na ako doon sa mga natuwa. Kasi ako natuwa talaga ako din ginawa niya. Parang na-touch ako doon sa statement niya na sa umpisa pa lang na parang hindi niya akalain na ganun pala may mga taong ganun. Di ba? Public figure, you should be open to public scrutiny. Mm. And that's the consequence of being a, yun nga, being actress, a famous actress. Yes, diba? Yes. So, anything that you say, anything na, di ba, na mapicturan ka or any actions, talagang magkakaroon ng mga negative or positive statements sa mga tao. So, you shouldn't be surprised, Miss Kim Chiu, kung maraming mga naging negative or detractors ka or bashers o kung ano bang mga statement pa. Kasi, ganun naman talaga. Ang maganda lang sa ginawa mo, a week after or 2 weeks after nung nag-trending ka nga, ginawa mo ng game, tama lang naman yun. Sakyan mo, gawin mo ding biro. Kasi, parang may open letter ata sa kanya about, you know, sa mga fans na parang, alam mo, parang to be strong, alam mo, parang hindi ka naman nakilala na ganyan, and alam nila yung puso niya na mabait nga siya. So ngayon, bakit hindi natin tapatan yung mga bashers na talagang sinapaktapaktapakan siya? Pero iba naman actually, hindi naman pambabash ang tawag o binubully yung ginawa ng kanta. Is it part of bullying ginawa ng kanta? Ate siguro ginawang katuwaan kasi nga sa dinadanas nating pandemya ngayon, kailangan din natin na gano'n, di ba? Na anyway, siguro naging sensitive siya sa mga comments. Yeah, knowing the culture of the Filipinos, lahat ng mga konting bagay nga lang eh, di ba? Ito, sabihin ko sa kultura ng Pilipino, konting bagay lang, konting pagkakamali, eh, they'll make, biro or they'll make fun out of you. Yeah. Di ba? Yun nga, normal na yan sa kultura ng Pilipino. So yun nga, lalo na for a public figure like Kim Chiu, na ganun nga, kahit ako, nagulan ako sa statement niya, talagang alam mo na, expect the unexpected. Diba? Pero sa atin, sa kultura natin, i-expect mo na talaga. Hindi na siya unexpected. Yes. Expect mo na merong mga parody na gagawin about it. Oh, gumagawa rin naman tayo ng parody. Pero diba, ilalagay naman natin na katuwaan lang. Katuwaan lang. Pero dito sa kanta niya, diba, ang galing nung ano, talagang binuo niya. Winaging ganda from beginning to end. Na ako kaya na-appreciate ko na parang, ang ganda. Alam mo talaga, natuwa ako. And ako, a million views siya sa YouTube. Ako, nagustuhan ko. Ang ganda ng bahay ni Kim Chiu. Even my wife saw the bedroom. Yun, naging motivation ko tuloy ngayon na dapat maging ganun din ang bedroom namin someday. Yan! Well, anyway, ngayon, dahil nga sa ginawa niyang ganyan, ngayon, mas maraming nagmahal ngayon kay Kim Chiu. Di ba? Marami naman siyang, marami nagmamahal sa kanya. Yes! Ano, given naman na yun, tol, na marami nagmamahal, marami rin naman talaga may ayaw sa kanya. Mm-hmm. Normal naman yan eh, hindi naman lahat ng 80 million Filipinos. Tayo nga na hindi kilala na YouTuber eh, ang damay nagbabash, di ba? Parang daming pinatawag sa atin, di ba? Oo nga. It is what it is. Ako, I find it as a compliment na may nagbabash kasi nga, hindi naman ako kilala eh, di ba? I'm not even popular. For someone to bash me sa mga comments, salamat. Malang ako nga, yurak-yurakan nga yung pagkatao ko. Pero I think it's okay, at kahit papano, alam mo yung naging center of attraction ka sa kanilang buhay. Di ba napansin ka? It only means we're doing something right. Di ba? Kasi kapag may ginagawa kang maganda, meron talagang magda-down sa'yo. So, maraming salamat sa lahat ng mga nagbabas siya. Yes. And anyway, kay Kim Chiu nga, hangang-hangang tayo. And of course, si mag-asawa, di ba? Heart Evangelista Escudero. Si Cheese Escudero. Talagang pinuri nga itong katapangan ni Kim Chiu na talagang, alam mo, ang ganda ng message nila. Hindi, sa totoo naman,
kahit sino pa, kung gusto mo maging public figure, alam dapat maging dapat talaga matapang ka. I mean, dapat expect mo na lahat ng mga negative, yung mga critic. Parang diba? Hirap na no, di ba? Parang ang tagal niyang binuksan yung cellphone niya, talagang days bago niya ito in-open. Kasi nga, maraming pagbabash. But siguro, ano lang yan, tibay ng loob lang, di ba? Dapat naman talaga, kung artista ka, politiko ka, dapat open ka sa mga ganyan. Kasi yun na yun eh, in-open mo na sarili mo sa public. So may responsibility ka na. Yeah. Better it be, hindi naman lagi, pwedeng laging ano nga, 'di ba? Positive or araw-araw birthday, 'di ba? Na laging positive na lang sasabihin sa iyo, 'di ba? So talagang expect mo may negative pa rin. Yes. Regardless pa kung ano 'yung magawin mong maganda, may negative pa rin comments niya. Yes. Okay, Kim Chiu, alam mo, tibayan mo lang 'yung loob mo. Alam mo naman na nasa showbiz ka, and kung hindi mo nga naintindihan 'yung sinasabi mo, na kahit kami hindi rin namin naintindihan, pero na marami ka na pasaya, marami kang patuwa, nagka-album ka pa. Biruin mo, 'di ba? Viral. And ibig sabihin, minamahal ka ng marami. Mas marami nagmamahal kaysa nagbabash sa'yo. Correct. And what's important, yung mga ginagawa mo behind the camera na pagtulong during the pandemic. Kasi nakita ko rin naman yung mga ibang mga ginagawa mo. Pumunta ka sa mga bye-bye with you know, PPE. Talagang naka-face mask ka pa and all. Namimigay siya ng relief goods. Ng mga ano, mga donations, ganyan. So, yun nga yung pinaka-importante ron. Yun lang. Oh. Tuloy lang ang laban, Kim Chiu. Yes. Basta marami kang napapasa, yun ang pinaka-importante sa lahat. Mm-hmm. So ngayon naman, gusto ko naman inaantay ko, kung bawal lumabas, sana meron ding bawal pumasok. Basta alam ko, pag nag-comply ka, pwede nang lumabas. Yes. Yeah, no? Tulad nga sinabi ni Secretary Roque ba yun? Bawal lumabas, diba? Ang sarap lumabas, diba? Ang sarap din. Naman, masarap mag-mall. Ang sarap din pumasok. Ganun, diba? Siyempre, pag lumabas labas, ka ng bahay. Labas, pasok. Okay, pasok. Pag lumabas, ngayon, pag too much, bawal lumabas. Bawal pumasok. Yeah, iba na yan. Masarap talaga lumabas ng bahay. At pumasok sa mga malls, di ba? Kasi syempre, pag nakulong tayo sa, na-confine tayo ng matagal sa isang lugar. Pag nag-lockdown yan. Angat mo talaga. Pag nag-lockdown yan, ay nako, viral yan ka, di ba? Pumasok ka, lumabas, nag-lockdown. Diyos ko Lord. So ngayon, bawal na lumabas. Puputulin na yan. Kaya, dapat may kanta ganon. Hindi, ang punod-dulo dyan, ang pinakamaganda sa message ni Kim, kahit ako, hanggang until now, yung basta mag-comply tayo sa gusto ng gobyerno para wala nang mahawaan pa. Yes. Mag-flatten na yung curve at mag-VCP na po. Okay, yan po ang ating opinion. Okay, na kahit paano, napatuwa ulit tayo ni Kim Chiu. Yes. Sa kanyang bawal lumabas, ngayon natin ko, bawal pumasok. Kasi lockdown. Okay, thank you so much for being here. Don't forget to like and subscribe and we'll see you again soon. Bawal pumasok, bawal lumabas. Patagal mo lang mo.